Isang maligayang araw po muli at welcome sa ating Tanglaw Salita, salitang tumatanglaw, liwanag ng ating buhay. Mga kapatid, magandang araw po sa inyong lahat. Magandang mensahe na naman ang matatanggap natin sa linggo ito, sa 14th na linggo ng pangkaraniwang panahon. Tulad halimbawa sa unang pagbasa, napakagandang damdamin na pangako ng ating Panginoong Diyos, hindi lamang po siguro sa mga Israelitas, kundi maging sa ating lahat. Sabi niya na sa mga taong tumatalima sa Kanya, ay ang kanyang kalinga ay tulad ng agos ng tubig ng lawa na hindi humihinto, tuloy-tuloy po yon. Di ba? Napakasarap. Kaya nga, maganda rin po nating pakinggan at masunod at magawa natin yung payo ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Galacia, komunidad Kristiyana ng Galacia na manatiling tapat sa Panginoong Jesus. Sa ganitong paraan ay ang daloy po ng biyaya ay hindi po mapipigilan at wala pong pwedeng pumigil dahil inanggaling po sa ating Panginoong Diyos. Hindi po mapipigilan ang biyayang bigay o handog ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, upang mangyari po yan, ay munting-kaunting sulyap po sa Ebanghelyo natin ngayon na ang ating Panginoon ay humirang pa ng 72 mga tao upang mayroon pong mga karagdagang tagapaghatid ng mabuting balita. Oo nga, humirang na po siya ng 12 kalalakihan na tinawag niyang mga apostol. Pero hindi po sapat yun kasi nga sabi niya, sagana ang aanihin, kakaunti lang po ang manggagawa. Kaya nga naisipan po ng ating Panginoon na humirang siya na pumili siya ng 72 at pinapunta po sa iba't ibang lugar by pairs, no? Dala-dalawa. At habilin po ng ating Panginoon o ang kanyang instruction po sa kanila na ihatid niyo ang magandang mensahe ang tungkol po sa paghari ng Diyos, na malapit ng maghari ng Diyos ang Diyos. At sa mga taong bukas ang kalooban na tumanggap, na tatanggap po sa kanila ay sa kanila ang kapayapaan. No? Dala nila ang kapayapaan, hatid nila ang kapayapaan sa mga taong may bukas ang kalooban. Ngunit kung hindi, ang sabi ng ating Panginoon, ipagpag ninyo ang inyong mga paa, parang isang babala sa kanila o isang sinyal sa kanila, para sa kanila na hindi nila tinatanggap yung o tinatakwil po nila, tinanggihan po nila ang biyaya ng Diyos. Mga kaibigan, no? Karagdagang mga manggagawa dahil napakarami po ang aanihin. Ano bang klaseng manggagawa ang hinahanap po natin? Siguro marami, no? Kailangan po natin yung manggagawa para sa kaharian ng Diyos dahil napakalawak tala ang kaharian ng Diyos, no? Kailangan din po natin ng manggagawa sa, hindi lamang sa kaharian ng Diyos, kundi sa simbahan, para po sa ating simbahan, no? So, hindi lamang po tayo ay magdepende sa mga obispo at mga kaparian po natin, kundi mayroon po tayong sana mga maraming mga laiko na willing maglaan po ng panahon, talinot yaman upang ang ating madagdagan po ang tagapaghatid ng magandang balita. No? Natutuwa po tayo dahil mayroon po tayong mga iba't ibang grupo sa ating simbahan tulad po ng Couples for Christ. No? Aktibo-aktibo po sila. No? Nakakatuwa po yung kanilang project na yung pagpatayo ng mga bahay na halos libre, no? At mayroon din tayong mga iba pang mga grupo ng mga laiko tulad po ni Boss Sanchez, napaka-active po siya at saka marami na po siyang mga nahikayat na mga kapatid po natin bumalik sa ating Panginoon, no? At sana po ay madagdagan pa, no? Sila po ay ating maaasahan na makatulong po sa atin dahil nga marami na talagang nangangailangan po ng salita ng Diyos. Maraming uhaw
uhaw sa Diyos at uhaw sa ating Panginoon. Kaya nga, sana po madagdagan po ang ating mga lay leaders o mga laiko na handang maghatid ng magandang balita sa iba't ibang dako ng ating lipunan. So mga kaibigan, no? Inaniyahan po tayo ng ating Panginoon na magdasal, no? Na magpadala ang ating Amang nasa langit ng karagdagang mga workers, mga manggagawa upang marami po ang mahatiran ng magandang mensahe. So yun po ang napakagandang hatid na mensahe ng ating Panginoon sa 14th na linggo ng karaniwang panahon. Let us pray that the God the Father will send more workers in His vineyard. Dahil napakalawak po ang ating mundo, ang ating tinatawag, ang vineyard ng ating Panginoon. So let us pray for that.